Guys, nandito ako sa QC, nag-deliver ako ng mga order ng mangga. So thank you so much, no. Nagkaroon kami ng unexpected na business nang dahil lang sa gusto naming tulungan yung matanda na wag na siyang pumunta ng bayan. Kaya kami na yung bumili dun sa mangga niya. Fresh, tas ang bango, ang sarap, ang tamis. So sa presyo sa bayan, dinagdagan ko ng 5 kilo per kilo para sa kanya. For example, ang presyo sa bayan ay 50, ginawa kong 55 yung pagbili sa kanya. So ayun, ibig na 8 kilos lang yung ibibenta namin, umabot ng halos 100 kilos kasi sa dami ng umorder, dahil ang mahal pala ng mangga dito sa Maynila. Tapos 50 pesos lang per kilo ang benta ko. So, dahil nandito ako sa QC, huwag po kayong malito kung sa FB page ko, more on business, about sari-sari store ang upload ko. Sa personal ko naman ay about sa gumagala kami. Kahit po gumagala ako, naghahanap buhay naman po ako. Tapos, meron din kaming Shopee. Pag medyo matagal lang kaming mawala, vacation mode lang siya, pero may Shopee pa rin po kami. Mag-checkout kayo sa Shopee video. Ilalagay ko yung link dyan para less 100 pesos po kada checkout ninyo. So, follow nyo ako para alam nyo kung paano maka-discount ng less 100 pesos. Isa pa, pag nasa QC ako, ganito kadumi yung... Pag nasa QC, nadumi yung kuko. So, Diyos ko, papakita ko sa inyo dyan yung number ng pinagsinendan nung lalaki na na-scam. Ako yung nag-send. Nalungkot ako kasi hindi siya naka-follow sa akin. Ibig sabihin kasi hindi niya alam na dalawang kapitbahay na namin yung niligtas ko sa na ma-scam. So, nag-trending yung isa noon, yung isa in-interview pa ako ng GMA. Nakakalungkot kasi hindi ko siya napigilan. Meron kasi siyang papel. So, akala ko magpapadala siya ng pera sa probinsya. Nay! So, pa-flash ko dyan yung number. Disclaimer lang ha, yung number na yan pwedeng sa scammer talaga or pwede rin sa tindahan na katulad ko na nag-cash out. Di natin alam. Kasi minsan ako na biktima niyan. Ginamit nung scammer ang GCash number ko para hindi siya mahalata na sa kanya. So, nang scam siya, ang ginawa nung scammer, kunyari magka-cash out, kinuha yung number ko. So, na-report yung GCash account ko. Yung number na ipa-flash ko, dyan sinend dong kapitbahay namin, yung 15 na na-scam sa kanya. Ay papel kasi siya. Ang karamihan kasi dito sa nagpapa-GCash sa amin, mga naglalaro ng sugal, mga... nagsusweldo, nagpapadala sa probinsya. Mga ganun kasi may mga ano dito, parang nagbo-board sila, construction worker, madami sila dito, tapos pag swelduhan, nagpapadala sila sa probinsya through GCash. So, akala ko, nagpapadala siya sa probinsya, hindi ko alam. Eh, nung huli, kasi kulang siya ng 15 pesos sa akin dahil sa kinash out niyang 1.5. Bumalik siya, sabi niya na scam daw siya nung sinendan ko yung 1.5. Sabi ko, bakit? Kasi akala niya, nanalo siya kay Willie Rebillion. 'Di ba? Kaya pala may pinakita siya sa akin na naka-live, nanood siya ng live kay Willie Rebillion. Sabi ko, nagla-live pa pala si Willie Rebillion. Hindi ko talaga na-detect. So, sobrang parang nanlamig ako na sa sinabi niya. Kaya sabi ko, hindi siya nakapalong sa akin kasi hindi niya alam. Yung una, nandyan lang yun sa unahan, kapitbahay ko lang. Pero yun kasi, kaya ko siya natunugan, cash in. So, pasensya na may bumibili kaya paputol-putol yung video ko. Kaya ko siya hindi na-detect na ini-scam siya kasi hindi siya naka-loudspeaker. Parang may kausap siya. Naisip ko naman kamag-anak niya kasi yung iba kasi dito, mga Bisaya, tapos pagtatawag, ay pag magpapa-GCash, oh, ito na, papadala na ako, ganyan. Tapos magdedictate ng number. Ano po? Ano kaya? Yan, so hindi ko siya natulungan. In short, kasi hindi ko alam. Hindi kasi naka-loudspeaker. Pangalawa, akala ko, yung pinapadala niya, yung kausap niya. So, bakit kaya, no? Yung ibang tao, hindi nila chine-check kung legit ba yung FB. Nung nakita ko, alam niyo ba ang ginagawa ng mga scammer? Ini-sponsored ads nila yan. Sponsored ads, ibig sabihin, nagbabayad sila kay Facebook para ma-spread yung live nila. Tapos, hindi totoong live yun. I mean, live yun ni Willie. Ha? Live yun ni Willie na nirecord nila. Tapos, pag nag-comment ka doon sa peking live nila, ay
tatawagan ka. Kaya nga dapat hindi naka-public ang mga cellphone number ninyo kasi prone yan sa mga manluloko. So katulad niya, imbis na manalo siya, na makakuha sana siya ng... Ay, init ako yung tubig. Sige, mag-upload din ako. So instead na manalo sana siya na parang lumago yung 1.5 niya, manalo siya ng 10,000 pesos kasi sinabi sa kanya ay staff daw siya ni Willie Rebillium eh. So na-scam siya na thank you yung 1.5 niya. Diba? Bago kayo maniwala kung totoo yung live, i-check nyo yung profile kung naka-verified siya, kung marami na siyang followers. Yung iba kasi, nude lang din ng nude. Tapos sineshare pa nila. Kaya, nalungkot ako. Parang nanlamig ako nung kinwento niya na na-scam daw siya nung sinendan ko ng 1.5. Sabi ko, paano ka na-scam? Kasi nanood siya ng live ni Willie Rebillium eh. Grabe no, kahit na nag-trending na yung video na yon sa akin, ilang milyon na yung nakapanood nun, pero may nai-scam at nai-scam pa rin.